Yes, Congresswoman Mika Sulsing. Mr. Chair, before I propound questions, will our Sergeant-at-Arms also have a report, or can I go straight to my questions, Mr. Chair? You can proceed with your question. Thank you very much, Mr. Chair. May I first direct my questions to our Sergeant-at-Arms. Saa, isa po sa mga pinakamabigat na paratang ni Yusek Lopez doon po sa kanyang press conference ay yung pakiramdam niya po ay merong banta sa kanyang buhay. Let me quote several of her manifestations, Mr. Chair, in her press conference. Quote, "I would not have pushed that bed myself if I did not feel that I was being threatened. My life was being threatened." Another quote, "You saw in the hearing that my back hurts, I cannot lift heavy things, pero dahil natakot ako, I feared for my life, I really pushed that by myself. Hindi lang ito harassment, this is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night, how's that not, isn't that a threat to my life?" And the last quote po is, "And they bring 10 people to serve you in the middle of the night in my pajamas. This is a threat to my life. It's not harassment." So, Saa, I would like to dissect the events of that evening. Para po malinawan tayo, bakit kaya nasabi po yon ni Yusek Lopez. So, she asserted several times that many people, quote, barged into her detention room at around midnight to serve the transfer order. Her descriptions differ all throughout her press con. Hindi po siya consistent. Paminsan sinasabi niya siyam, paminsan sampo. Meron pong time nung kinorner siya ulit ng media na ilan po ba talaga ang sabi niya, "Hindi ko alam nga kung 9. Basta alam ko, they're more than me. They're more than myself." Ganun po yung sinabi niya. So I have a few questions po, Saa. First is, what is the protocol for serving a transfer order? Ano po ba yung protocol natin? Ano po yung procedures natin? And sino po yung nagsaserve ng transfer order, Mr. Chair? The Chair would like to recognize the Sergeant-at-Arms, Napoleon Taas. Thank you very much, Mr. Chairman. Ang protocol po natin is, nakuha ko mga question, is ano yung oras? Meron po bang tinakdang oras para i-implement po yung mga nakuha ko na nakarating sa akin ng mga text na questioning yung protocol. At ang sinabi ko nga po is wala akong specific na protocol as to the time. Ang practice po natin for the past 2 years that I've been Sergeant at Arms, every time po na merong order ng committee, ay mabilis po nating pinatutupad. Of course, consistent po dun sa kumpleto yung aming logistics. Diyan po yung tao at ready po yung lugar na paglalagyan. So yun lang po yung protocol na aming natutupad. Yun naman pong kung gaano karaming tao, common sense naman po yun. Ang mahigpit lang po nating sinisiguro ay yung safety and security nung detainee. From the time we serve until the time we transferred her or them to the destination. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may yes, ask Congresswoman Mika. Sino po yung bumuo ng grupo na pumasok po doon sa kwarto para po i-serve yung transfer order? Ano po yung composition ng grupo? Maraming salamat po. I hope maintindihan po ng committee, Mr. Chairman, na please continue. Spread too thinly na po ang LSB dahil nga po sa presensya ng ating pangalawang pangulo. So, minabuti ko pong ako mismo ang nag-set up po nung teams na mag-i-implement po nung transfer order. So, basically, lahat po nung hindi naka-deploy sa ating mga gates, lahat po yun ay sa na-deploy. Ako ang nagbuo nung team na 5 lang po ang miyembro ng team na yon na magse-serve. Meron po tayong team na in charge ng convoy. Meron po tayong team na in charge ng crowd control kung sakali nga pong magkakaroon ng komosyon. At meron din po tayong team ng magsisecure dun sa magdadala na lugar na nagko-communicate directly. Na nakuha naman po natin yung sagot na meron nung available na detention facility doon sa women's correctional. So ako po ma'am, ang personal na nag-set up at nag-identify kung sino yung magpo-form nung magse-serve nung transfer order. Madam Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may ask the Saa yes. follow-up question. Congresswoman Mika. Ilang tao po yung pumasok doon po sa
kwarto, ilan po yung pumunta doon sa detention room para po i-serve yung transfer order, Mr. Chair. Chairman, please continue. If I may, maganda po at yung committee po ay sa pinangalagaan din at tinulungan ng ating Sergeant at Arms at siniguro na dokumentado yung amin pong pag-serve. At meron po kaming, aside from yung existing natin na CCTV, isa meron po kaming backup na videographer para nga po ipakita talaga kung ano mangyari. At kung makikita nyo po, our CCTV and the videos will bear us out na apat lang po yung taong pumasok at tatlo ang babae at nasa likod po yung isang abogado na lalaki. So apat lamang po. And if you will, andyan po si ating ComSec. If they want to look at the video. Please present the video, ComSec. May volume po ba? May volume? May audio po ba sa iyong... Wala pong audio nga ang ating CCTV. Mr. Chair, isa lang po ba yung footage? Mayroon pa po bang gustong ipakita sa saan? Mayroon pa po bang ilang subsequent video footages po yan? Ito po nakita nyo ngayon, Mr. Chairman, is galing po sa ating CCTV. Mayroon pa po tayong pumasok sa loob na at makikita nga po doon na kausap na nung nag-serve na tatlong babae si Attorney Lopez. So, mayroon pa po kung available, Mr. Chairman. Your Honor, we're just having difficulty with the audio. Mr. Chair, if the ComSec would be able to replay the videos with the audio, that might be critical to the discussion, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we're already doing something about the technical difficulty, Your Honor. There's an audio. Mr. Chair, before I proceed, any more videos po sa, or can we proceed with as the question? As far as ano, wala na pong ibang pumasok, ibang pagkakataon na pumasok po yung doon sa loob ng opisina ni Attorney Lopez. Inong nakita nyo, pinakamarami na ho yung detention center. Detention center, not office. Opo. Mr. Chair, if I may, tama po ba yung nakita ko? So, nung pumasok po, nakita natin napakakalmado. Kasi po, ang description po ni Attorney Lopez, ni Yusek Zulaika, doon po sa kanyang press con, ganun daw yung, ganun yung motion niya when she was talking about how they knocked. So mukha pong kitang-kita dun sa pinakaunang video, napaka-gentle nga po nung pag-knock nung LSD personnel. So siguro po, yun po yung una. Second po, in terms of using the word barge, that did not seem to me like barging in. Kasi po, nung binuksan po yung pinto, konti-konti pa nga pong sumilip yung pong LSD personnel, Mr. Chair. The third thing that I spotted po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang it seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Pang-apat po na gusto kong i-highlight doon sa video, kung bibilangin ko po, Mr. Chair, and I'd like to request for SAS. Second night yung transfer order. Mr. Chairman. Mr. Chair, siguro po, kung titignan po natin doon sa timeline noong press con at saka noong
tawag nila ng medical emergency. Parang mayroon po kasi parang 2-hour gap. So siguro Mr. Chair, tanungin ko lang po, ano po ba ang nangyayari doon po sa labas ng kwarto? May komosyon po ba? Wala po ba masyadong tao doon? Sino po yung nasa labas noong kwarto? Doon po, noong mga panahon po yun, Mr. Chair. Mr. Chairman, please continue, sir. I believe again the video will bear us out. As per our policy po, wala naman nung kailangan na nakatayo na security rin sa may pintuan kung as yung pag-aho nakalock. So wala ho akong nakikita magiging dahilan para maging panggagalingan ng takot ng mga nasa loob. Wala po tayong tao na nandun. At tinayagan ho natin sila na puro tao ho ng OVP ang nakalapit. Noon nga pong nakakarinig tayo ng, although hindi pa natin confirm nung umpisa, na nahihirapan daw ho huminga si Atty. Lopez. So ang mga tao ho doon, tao ho ng OVP at hindi po yung security natin. So Mr. Chair, kung sa buong oras po na yon, puro mga tao lang na OVP yung nasa labas, wala naman po sigurong dahilan. Ako po ay mag-agree kay Sa, wala naman po sigurong dahilan para matakot sila na papasukin sila ng mga sarili nilang tao doon po sa loob ng kwarto. So, Mr. Chair, I was informed by the ComSec. The video is now ready with the audio. ComSec? Pakilakas po yung volume. Mr. Chair, may narinig yata ako, very faint yung audio. Pero tama po ba, may narinig ako na gusto niyo po bang magsuot ng robe niyo or what? Yun po yata yung, tapos mukha naman po napakamalumanay ng boses. Pero para po, in the interest of time, Mr. Chair, sige po. Yun, Mr. Chair. So, yun po. Mukhang kita naman po to verify the manifestations of our Sergeant-at-Arms a while ago. Very kalmado, napakakalmado po ng sitwasyon. Nagtanong pa nga po si ma'am, baka po gusto niyong mag-robe. So, ibig sabihin po, iniisip pa po nung nag-deliver ng order yung sitwasyon ba kung kailangan niya magtakip kung nakapajamas nga po talaga siya, Mr. Chair. So, thank you, ComSec, for bringing that up. Mr. Chair, siguro po, nakita ko po doon sa isang video, parang yung pangalawa po yata, nung pumasok na sila sa loob, nandun po yata yung pag-surrender nung cellphone. Kasi naalala ko po, yun po yung isa sa mga naging issue ko, no? Dito po sa sitwasyon na yun, ninakaw daw. Forcibly taken yung kanilang mga cellphone. Kaya, Mr. Chair, if I may quickly request the ComSec to please play that second video, yung pumasok po sa kwarto tapos tinurn over po yung cellphone. ComSec? Kung hindi naman po, Mr. Chair, kung matatagal na, ayan po, sige po. May volume po yun.
they have to call their lawyer, eventually the lawyer to travel and enter the batasan. Even if it's nearby, I think the time that we finally arrived at 10:25 is consistent with the timing. The lawyer, again, our video will bear us out that we allowed attorney Ito go at 12:25. I'm sorry, Mr. Chair. Access to his client. So, Mr. Chair, dalawa po yung naging abogado ni Yusek Lopez ang gabi nun. Na yun, tama po ba? That's correct, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, just one last issue to cover before I end my questioning. Yung issue po ng medical access at saka yung ambulansya po. Kasi isa po sa mga sinasabi nila na parang maghihinalo na daw yung tao, nagsastruggle na, higit dalawang oras daw pinaghintay ko, no? Bago po bigyan ng ambulansya, bago bigyan ng access sa doktor. So siguro, Mr. Chair, in the press conference, they kept on flashing that little thumbnail wherein there was an ambulance waiting outside of our south gate. And allegedly, they were saying that the house was refusing entry. So siguro, Mr. Chair, siguro yung isa ko lang na napansin doon, medyo nakakalito lang kasi nandun na yung ambulansya, pero si Yusek Lopez nagpa-press con. So parang kung merong immediate medical emergency, siguro she wouldn't be in the state to actually conduct a press conference. So siguro, Mr. Chair, I would like to ask Orsaa, ano po ba yung ambulansya na dumating ng alauna ng madaling araw habang nagpe-press con po si Yusek Lopez? Saa? Mr. Chairman, Your Honor, ambulansya po ng diliman doctors yung dumating. And wala naman nung sanang problemang makapasok yon. First, kung talaga hong confirm na merong medical emergency. But then again, vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General, yung access po nun. Hindi pa po namin alam dahil wala po tayong tao dun sa kwarto ni Atty. Lopez. Kung talagang legit yung nararamdaman, yung reklamo. So in touch naman po tayo through the protocol officers. At nung makumpirma nga ho natin na meron talaga medical emergency at hinintay po natin yung approval ni SecGen sa entry ng ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko, yung doktor po ang pinapasok na atin, yung doktor na nasa loob ng ambulansya para ho ma-check si Atty. Lopez. And at the same time, we requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya, which I know is about 15 to 20 minutes. Bakit po, ma'am, yung ambulansya ng Philippine National Police? Kailangan po siyang ilabas, I'm sure, kung talaga ho merong medical emergency. And pagka ho ambulansya ng Philippine National Police, wala na hong problema ang Sergeant at Arms na i-secure pa yung motorcade. Like, wala na po akong tao, ma'am, na kaya ko pang mag-secure dun sa may sakit na paghatid sa kanya sa ospital. Yun lang po yung dahilan. At nakita niyo naman po, mukhang tama naman po yung mga naging desisyon namin at wala naman pong malubang nangyari kay Atty. Lopez. So Mr. Chair, base po sa sinasabi ni Saa, tumawag sila ng ambulansya ng alauna ng madaling araw kahit walang medical emergency. So ano po yun? Nakaabang lang? Siguro yun po siguro yung tanong ko na is it for ano po ba? Appearances. Yun po siguro, ano po yung dahilan kung bakit sa tumawag ng alauna ng madaling araw? Dahil po, base po sa report ni Saa at ni SecGen, mga 2:30 pasado, 2:30 na po ng madaling araw, nung nagkaroon ng tunay na request para po, dahil meron na daw pong sinasabing medical emergency. At sinasabi nga din po ni Saa na nung nagkaroon na ng tunay na medical emergency at nag-request po sila ng ambulansya, within 15 to 20 minutes po, dumating po yung ambulansya. So, Mr. Chair, just wanted to ask Saa and SecGen. So, wala pong kahit anong level na nag-deny o nag-delay po tayo ng medical treatment kay Yusek Lopez. Wala po, kaya nga ako yung pinakahuling order ko po ay ilipat talaga sa veterans
Kasi po, St. Luke's is a private hospital. Sa veterans, sa government facility. So, medyo may link tayo with them, no? Kung ano man sabihin ng mga doktor doon, at least from the government point of view. Kaya po, finally, in-order ko na nung tanghali, ilipat na siya from St. Luke's para makita talaga natin yung real medical condition niya. Mr. Chair, siguro po, ang tanong ko lang po kay SecGen, sa kahabaan po ng panahon na nandun siya sa detention facility, were there any measures on the part of the house to ensure her medical well-being? Meron po bang check-ups from time to time? Kasi sinasabi niya po ng press conference, they know I'm sick. So siguro po, tanongin lang po natin doon po sa tatlong araw bago po nangyari yung insidente na to, meron po ba tayong pinapadala ng mga doktor? Pinapa-check up po ba natin si Yusek Lopez? Mr. Chairman, ipak hindi po tayo nagulang doon. No? May medical team naka-standby doon. Morning, noon time, and afternoon, late afternoon, mine-measure yung vitals niya. But there was a point in time, ayaw niya nang magpa-measure. Gusto niya daw, doktor niya. So, yun po yung naging problema natin eh. Pero as far as we're concerned, hindi po tayo nagkulang. Pirming nandun po may medical team. Minomonitor yan. And this applies to all detainees. Hindi lang po sa kanya. Lahat po ng detainees dito sa custodial center, meron pong medical team, minimeasure yung vitals nila. Blood pressure, yung heartbeat, mga ganyan. Yung mga simple test lang po. Kaya lang, pag meron pong kondisyon na hindi ma-measure nung equipment natin at nung doktor, nire-recommend po nung medical team na dalhin sa hospital for further test. Yan na po nangyari kay Attorney Lopez, no? Since ayaw niya magpatingin dito sa mga doktor dito, at yun nga, hinimatay, nagsuka nung madaling araw, doon na po dinala natin sa hospital. Tapos, oh, by noon time, I decided doon sa veterans para mas confident tayo doon sa mga findings kaysa doon sa St. Luke's. Thank you very much, Mr. Chair. Those are all of my questions po. Sana po malinaw po sa talakayan po natin ngayong umaga na malinaw at kalmado po yung pag-serve ng transfer order. Wala pong barging in na naganap, wala pong komosyon, wala pong pagnakaw ng cellphone na naganap, wala pong pagpipigil ng access sa abogado, wala pong attempts na i-breakdown yung pinto, nabigyan po siya ng access sa medical personnel at medical services sa kahabaan ng kanya pong pamamalagi sa ating detention facility, Mr. Chair. Siguro po, napakabigat po kasi nung panatang na ibinato ni Yusek Lopez na naramdaman niya po na parang may pagbabanta sa kanyang buhay. Hinadas siya, sa dineten po siya. So, sana po, Mr. Chair, sa pamamagitan po ng ating talakayan ngayong umaga, naging malinaw po, natrinato po ng mabuti ng ating LSB, ng mga tao dito po sa House of Representatives, si Yusek Zulayka Lopez, sa kanya pong pamamalagi dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman. Mr. Chair. Consing the Honorable Kong Hun is recognized. Dalawang katanungan lang po, Mr. Chair. Sergeant at Arms, Usaa? Mr. Chairman, pwede ko mo bang i-direct na ang tanong sa Usaa? Please continue. Sa ating Sergeant at Arms, napanood po natin yung mga statement na binitawan po ng ating Vice President, pati po ni Attorney Lopez. At nakita po natin yung kaibahan ng istorya. Tingin po ba ninyo, Usaa, merong deliberate o pananadya na intensyon na baguhin ang istorya kung ano talaga ang nangyari
nung gabi na yon para makakuha ng simpatya at pagmukhaing masama ang komite at ang kongreso? Mr. Chairman? Yes, you are recognized. Mr. Chairman, Your Honor, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ipagpauman ninyo po at hindi ko napanood kahit naan din doon sa mga video na sinasabi ninyo na taliwas doon sa nangyari talaga ang sinasabi ng pangalawang pangulo. Subalit, yun nga ho yung siniguro ng komite at saka ho namin na kaya namin protektahan at kaya namin patunayan yung totoong pangyayari para nga po hindi kami masabihan na iba yung galaw namin doon sa sinasabi nila nangyari. So we have all the video, we have all the proof, Mr. Chairman, to show na hindi po ano, hindi po wala pong violation na nangyari doon sa buong period na yun. So hindi po totoo na nananganib ang buhay ni Atty. Sulaika, may sinasabing may attempted homicide no sa kanyang buhay na nangyari noong panahon na siya ay nakadetain dito sa Kongreso? Mr. Chairman, kung meron man hong manganganib ang buhay noon, miski po tayo ngayon na nandito, responsibilidad po ng Sergeant at Arms yung mga mangyayari na ganun. So, noong mga oras na yon, I am on top of the situation, sinisiguro ko pong walang mangyayari kahit na sino sa ating mga detainee, maging na rin sa ating pangalawang pangulo. Maraming salamat po, Chairman.